Today we live in a digital age where people spend a significant amount of their time. Hello guys, welcome po sa akin channel at ituturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng background video gamit ang KineMaster. Open natin yung KineMaster, then create an empty project. After creating an empty project, mapupunta po siya dito. So, gagawa tayo ng background. So, click nyo lang yung media. Yan, media browser. And then, select background. Then, pili tayo dito sa mga to. And then, extend natin yung duration ng video natin na gagawin. So, ayan na. Then, okay na siya. Then, change natin ang color niya. Okay. Ngayon, maglalagay na po tayo ng layer. So, click natin yung layer. Tapos, image. And then, hahanap po tayo ng image na gagawin nating background. So, ayan yung mga tinawalot yung image para sa project. So, hahanap tayo dyan. Pipili lang po tayo dyan. And then, ito. So, ayan. And then, add tayo ng layer. Another image po. So, lalagyan natin ito. Then, add pa tayo. Then, pagka ganyan po, send to back lang natin para. Ayan, pwede po natin siyang diskartehan kung paano po natin mapapaganda yung project natin. So, I think okay na to. And then, maglalagay lang tayo ng another image pa. So, layer tayo ulit. Image. Lagyan natin ng then, send to back lang yan din. So, ayan na po siya. Palitin lang natin ng konti. Ayan. May maganda tayong background. So, ayusin pa natin to. Mag-a-add pa tayo para gumanda siya lalo. Tisinan ko po kung ano pang meron dito pwedeng ilagay para mas kumanda pa yung video natin. So, I think okay na tong plants. Then, send to back ulit. So, yan. Tapos ito. Medyo papalakay natin siya. So, ayan guys. Meron na kayong idea kung paano gumawa. Need nyo lang ng konting creativity para mas mapaganda pa ang project na gagawin natin. So, maghahanap ako dito na pa iba pang image. So, palakihin po natin. Okay. Ayan na. Then, send to back ulit. Adjust lang natin kasi meron mga kakitang kulay green.
So palakihin pa natin para patakpan yung mga green. So ayan na. Okay na siya. Then layer ulit tayo. Add tayo na image. Kuha tayo ng mga pantatakip natin dyan. So wala na akong iba makita. Ito na lang. Then pwede natin siya duplicate. Duplicate. Lilipat lang natin siya. Then duplicate ulit. Lilipat lang din natin siya. So ayan. So okay na. Ngayon, pagpapantay-pantayin na lang po natin siya. Kung gaano kahaba ang duration na isa. And then, ito naman kabila. So lahat yan dapat pare-parehas. Maraming video editor na pwede tayong gamitin, pero para sa akin bilang beginner, mas okay gamitin si KineMaster. So ayan ang background natin. Makikita nyo nawawala siya. So may kulang. Ibig sabihin, ito hindi siya nakaayos. So, wala na naman. Okay na ang background natin. Ngayon, mag-add na lang tayo ng isa pang layer ng video. So, kukuha tayo rito. So ayan, dahil green yan, gagamit tayo ng chromakey para mawala yung green sa paligid niya. So ayan, tapos itimplay lang natin siya. Then show mask, kailangan puting-puti yan. Ulitin natin. So ayan, I think okay na siya. Ayan. So tingnan natin. Then export na natin siya. Click lang natin ito. Then, click nyo to. Then, click nyo lang yan. Na-export na natin siya. Then, balik na tayo sa homepage ng KineMaster.
So, create tayo ng empty project once again. And then, dagdagan natin ang details yun. Dagdag natin to. And then, layer, video. So, kukunin na natin to. And then, split screen natin, full screen. Okay. And then, active natin ulit si chroma key. Enable natin si chroma key. So, ayan na. So, ayan. Ayan. So, ayan na. Then, dahil sobra siya, kakat natin siya. Kakat natin, trim, right of the playhead. Ganun din dito, trim, right of the playhead. Okay. So, ayan na siya. After nito, click ulit natin itong ito para sa exporting ulit. Click nyo ulit yan for this. Then, balik na lang ulit tayo sa KineMaster. Click natin yan. And then, add tayo ng layer. Then, video. For example, ito yung video na na-shoot ko. Hindi ko na ilalagay yung video kung totoo. So, na-downloadan ako ng green screen effects. And then, adjust na lang natin siya. For example, yan. Then, katulad kanina, chroma key, enable natin. So, ayan na, maganda ang timpla niya. And then, okay na.
Paasa na lang natin yung brightness niya. So, ayan. Ayan na guys. Imagine nyo na lang, ito yung video nyo. So, pantayin na natin siya. And then, so ayan na. Meron na tayong magandang background video para sa vlog natin. So guys, i-export na lang natin ulit siya. Then, save natin. Ayan guys, tapos na po. Ito na po ang ating finished product. So, sana po may natutunan kayo. At huwag natin kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod pang video.